kabilang pala si Dagiadea, itong inaano nating Suron, ayan oh. Ayan na, Suron e-bikes, ayan. So kung within the vicinity lang kayo, pwede nyo pasyalan to, pero ang pinaka main showroom nila ay nasa BGC. So ating ipopost yan mga kasilak. So kitang-kita nyo naman dito, pagpasok nyo dito sa address na 2100 Chino Roses. Ayan. Yan ang bubungad sa inyo. Yan, Suron. Suron. Tapos bibenta rin sila ng Shindelhar bikes. So correct me if I wrong mga katilang. Giniagawa mo! Mga meron sila mga vintage electric bikes. Pero ito talaga ang main focus. Ayan, Suron off-road dirt bike. Welcome to my YouTube channel. So nandito tayo ngayon sa ano, sa Suron PH Official. Dito yan, nasa baba lang pala sila ng ano, Motorama Motors, kung saan tayo nag-update. So sa mga nakita ko to sa comment section, mga naghahanap ng Suron. Ayan. As you can see, nakikita nyo, ayun yung Suron. Pero bago natin na tutukan yung Suron na yan, napakadaming mga e-bikes dito. So tingnan muna natin, since nandito na tayo, pasadahan natin ng konti ang mga tinda dito. So pasensya na kayo mga kachilaks, kasi walang medyo walang tao dito. Pero pinayagan ako ni ma'am na videohan ang mga tinda dito. Dito lang yan sa baba ng Motorama Motors. You can see may mga unit dito na mga na-vlog ko na dati. So meron silang ano dito, BSV units. Ayan, no? So merong BSV TRB1. At ito, hindi ko alam kung ano ito. Ang ganda, oh. Old school na old school. So wala pa akong hindi ko pa nakikita yung ganitong klaseng e-bike. So ito, TRB1. Ayan. So meron tayo PSA1 dito, which is yung mga maliliit na mga bikes, tsaka mga classic bikes katulad nun, no? Ang tindi. Oh, ano ba yun? Tracker, nakikita ko. Ayan. So halos lahat dito de pedal. So, ang gaganda mga kasilaks. So, kung ako sa inyo, pasyal kayo dito kung gusto nyo makita itong mga naglulupitang mga e-bikes dito. Ayan, oh.
So, kita natin yan. Tracker. Oh, ganda oh. So, nakikita ko may sticker dito. Hindi ako sigurado lang kung ito ay presyo niya ay 330. So, nakikita natin naka rear motor siya. Tapos, naka old school siya. Na itsura oh. Tapos, Pro Max Lucid ba to? Lucid na preno na hydraulic. Tapos, ang kanyang ilaw, ang kanyang headlight. Pang old school din. Mukhang iisang klase lang, magkakaibang kulay. Tapos ito, leather ang kanyang hand grip. Ang kanyang saddle ay leather din. Tapos nakikita natin dito may mga fender siya oh, na maroon. Tapos dito parang ash gray ang itsura. Tapos yung gulong niya, ibang klase. Oh. Ibang klase rin yung spikes dito. So meron siyang stand. Tapos mga steel pa itong ano, kanyang pedal. Ganda. Ewan ko lang paano nasa loob nito. Ayan o. Oh. So siguro kung ano mga devices na nandiyan dyan. Tapos ito yung kanyang monitor. Ayan. Ito yung tracker. So yan nga sa mga BSB units. So pasadaan lang natin ito mga katilaks. Dahil sayang nandito na tayo. So ito nakikita ko parang mga vintage na mga e-bikes. Kasi nakikita ko may rear hub motor. Ayan o. Ganda rin na itsura nito. Ayan, luma-luma. Vintage electric. Ayan, nakalagay, oh. Vintage electric siya. Laki ng gulong nito, ah. Hindi ko alam kung 29er siguro to. Ano ba nakalagay? Ay, parang 30, oh. 30. Laki ng gulong, oh. Ayan, meron nga front and rear fender. Tapos, ganda. Old school na old school, oh. Tapos pansin ko dito laging may mga ano, parang may triangular na ano, na meron dito sa gitna. Hindi ko tuloy alam kung ano ba to. Ah, battery siguro to. Tapos ito yung kanyang ano, crank. So ito, naka, RD nito, naka jewelry oh. Tapos ito yung kanyang preno, Shimano. Ito yung kanyang shifter dito. Ayan oh. Tapos kanyang ilaw, ilaw ba to? Ilong cute oh. Yan, Shimano. So, nakikita ko to. May sticker nakalagay dito. 270. So, ewan ko lang kung yan yung price mga katilak. Yan. Vintage electric. Tapos, itong kanyang tires ay naka-swalve. Fat Frank. Yan oh. Ayan. Tapos dito tayo sa ano, next sa unit natin. So 270k ito. Ito na bali ang ano, Schindel Power. Correct me if I'm wrong ha, mga kachilak din. Schindel Power. Ayan, meron siyang front fender. Tapos ang cute nito kasi yung sa fender niya meron siyang ilaw. Ayan o. Ilaw siya na maliit dito. Tapos naka ano na siya. Naka disc brake na siya. Front and rear. Yan, old school na old school din to. Tapos ibang klase yung kanyang ano. Yung kanyang, ay di, almost the same lang. Nakatiklop lang yung kanyang handlebar. Ay, ibang klase yung ano nito. Shifter nito, SLS503 Indonesia. Ayan. Ba? Malupit pala to ah. So lagi ko ito nadadaanan mga katilaks, pero ngayon lang ako piniyaga na na-videohan ng mga e-bikes nila dito. So maraming salamat ulit kay Ma'am. Ayan. So mga naghahanap ng medyo kakaiba ng mga bike, ay pwede kayo pumasyal dito. Kasi actually, ano eh, ito mga bikes ito wala pa ito sa mga ibang vlogs natin mga katilaks. Ngayon lang, ayan, ganda ng ano nito oh. Ng rear fender nito. Tsaka yung kanyang ano, hindi siya chain ang ginamit to. Parang ano eh, parang timing belt ng sasakyan. Ayan eh. No? Naka leather saddle siya dito. Naka leather grips din, parehas dito sa kabila. Ayan. Pero dito wala akong nakikita ng ano eh, pangalan ng frame eh. So pinasadahan lang natin to. Ano pa?
ang kanyang brakes, oh. Naka ano pa. Tapos ang kanyang ano, belt dito, katulad dito sa kabila, ay parang ano, belt ng ano, belt ng sasakyan. Naka rubber belt na yan. Tapos may reflector dito. Kasi yung ko, ano to, mga Atilax. Ay, wala palang ano to. Wala palang motor to, mga Katilax. Ano lang talaga pala to. Bike lang pala siya. Akala ko electric rin to. So, gawa rin to ng Schindler Hauer. Ayan. Ayan ha. So, naka leather grip siya dito. Naka... ano pa siya? Mechanical brakes pa. Ayan. So, dito naman tayo sa kabila. Ito, hindi rin to ano... hindi rin yata to e-bike, ordinary bike lang din. Ayan, ganda ni itsura nito. Hindi ko alam kung bone ba to, eh. Parang sticker, nakalagay na sticker. Ayan, naka-Schindler Hauer din to. Tapos sa kanyang saddle ay Brooks. Ayan. Parang, ano pa to, parang hard plastic pa. Ang kanyang shifter, mechanical brakes pa ay Shimano Alpine. So meron siyang front and rear ano, front and rear fender, tapos naka-caliper brakes pa siya. Tektro din. Tapos ito yung kanyang crank, yung imbis na naka-chain siya. Ayan, nakapang ano pa siya. Yung so ito mga Katsilax, ito pala ang Suron Light BX. Ayan. So, i-base lang natin to dun sa ano, sa Facebook page nila, mga Katsilax. So, yun ang forma niya. So, ang kakaiba dito sa Suron Light BX ay ang forma nito ay parang ano eh, parang yun nga, hindi siya parang ano siya, dirt bike na dirt bike. So, naalala ko nung panahon ko, ano eh, nakapag-drive na ako ng motocross. Parang ano to eh, parang motocross yung dating. Ayan, no? So, as you can see, parang naka-hydraulic brakes na siya dito. Suron, ayun o, naka-suron na siya. Tapos nakikita ko dito, may sports mode tsaka EP. So, ewan ko lang kung ano yung EP na yan. Tapos, yung yellow na to, ito yung horn niya. Tapos, kung sa bike eh, parang may naka-hydraulic lockout na dito. hindi ako sigurado. So, titignan natin yung specs mamaya. So, yan o. Naka-disc brake siya. Isang haba ng fork niya dito. Tapos meron siyang ano dito, step nut dito. Tapos meron siyang side stand. Tapos ito ang kanyang ano, ang kanyang suspension. Ayan, mukhang naka full sus na siya. Tsaka parang naka-air na nito. Tapos ito yung kanyang chain. Ayan. Ayan, no? Light B Suron. Yun no? Ano yung spikes nitong ano? Spikes nitong Light B Suron na to. Ang tindi. Yan, sabi sa akin dito, meron din silang showroom sa BGC. Yan ang pupunta natin and hopefully sana makapag-test ride tayo nito. Ayan. So, hindi ko masyado mabasa kung ano to. Nakasulat dito. So, yun, nakasuron na handlebar. Para naka ano na siya, naka ika nga eh, puro suro na nakikita ko dito. Tapos ang kanyang frame, ito siguro yung kanyang battery, ito yung kanyang ano, charging port. Ay parang ano talaga, parang motocross talaga ang dating. Poging-pogi. Ayan, tapos ito yung kanyang ano, kanyang LCD. So tingnan natin kung may ano, may battery. Uy, may battery ah! Ayos oh! So, sir, pahala na natin to. Ay, nandito na tayo eh. Ayan ah. So, nakikita ko dito yung kanyang LCD. Ayan oh. Kilometers per hour, nakalagay Suron. Ayan. So, hindi natin panda rin to dahil baka ano eh. Baka makabisgrasya pa tayo. Ayan. So, ito yung kanyang ilaw. Ayan, buti may battery to. Ayan mga Katsilax, kanyang ilaw.
Tapos para meron pa siya dito cover, oh. Sige, patayin natin to. Oh, para talagang motor yung dating eh. So meron ako nakikita ano dito. Ah, may USB port to. Oh. Ayun, may USB port mga ka-chillax. Ayun. USB port. Ayan. Ito ang Suron Light BX. So ayun kay ma'am, yan ang pangalan niya. Ito yung kanyang forma. Yan yung kanyang frame design ng Suron. So ano yung tayo ng mga specs natin dito? Sa Suron Light BX. So ito ay binase ko lang sa December 17, 2022 na Facebook page nila. Para at least may idea na kayo. So pwede na kayo bumisit sa kanilang page. So ipopost ko na rin to sa ano, sa dito sa ating ano, sa ating screen ng kanyang mga ito yung kanyang full specs itong Light BX. Sana hindi ako mali. So sabihin ko lang sa inyo yung mga ano, yung mga kailangan lang malaman, mga important things. So ang front fork travel nito ay nasa 200 millimeters. Ang kanyang wheel travel ay 210 millimeters. Ayan, dyan yun. Tapos ito ay naka ano, naka mid drive. Ayan, oh. Mid drive BLDC motor. Ayan, oh. BLDC motor. So ang kanyang controller ay powered ng FOC sine wave. Sine wave. Ayan, oh. Tapos ito ay may maximum power na 6,000 watts. Grabe, no? Ang lakas nun, ha? 6,000 watts. Damn! 6,000 watts. Ay, mga tinitesting ko, parang pinakamalakas yata. 2,000 watts lang, eh. Tapos ang maximum torque nito ay 250 Nm. Ayan. Top speed nito ay tumatakbo hanggang 75 kilometers per hour, mga ka-chillax. So imagine ninyo kung gano'ng kalakas yun, di ba? Tapos ang kanyang battery type ay high rate lithium at ion battery with a 60 volts 38.5 amperes. Ang charging time naman niya ay 4 hours. Ang kanyang frame design ay aluminum forged frame. Ayan. Ang sukat naman ng gulong nito ay 70x100-19 front and rear. Riding mode niya ay sports mode at eco mode. So assistance function naman niya ay regen. So yung mga chillax, papasyal tayo sa VGC para matest ride natin itong ano. Itong, dahil sabi ni ma'am, meron daw ano doon na pwede tayo magtest ride ng unit. Kasi dito medyo wala mag-assist sa atin. Saka yun nga, nandoon daw ang mga staff na talaga na pwede tayong malaman natin ang capacity nito, kahit at least ma-feel natin, di ba? Ano, paano ba? Kasi kahit ako, medyo wala, bago sa akin to, itong klaseng e-bike, dirt bike naman siya, di ba? Kakaiba rin ito sa mga iba nating na-feature sa ating channel. So sana nagustuhan niyo ating munting content, mga ka-chillax. So till here, this is Wellness Kila. Ride safe and God bless! Bike bike tayo. Yeah, mga lodi ko yan. Ayan, thank you sir. Thank you ma'am. Thank you baby. Pachilak. Pachilak. Hello mga Pachilak. So ayan, thank you sa support and subscribe din po tayo kay Well Eskila on YouTube. Maraming salamat and ingat sa mga bike rides ninyo.